Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang i-discuss natin ngayon ay paano nga ba yung mga problema gagawin natin opportunity para mas maging maganda pa yung kinabukasan natin. So yung mga maproblemado dyan, alam nyo na ang gagawin. Stay tuned and keep on watching. Every single day, I'm gonna make something great. Narinig nyo na ba yung mga sinasabi na rock bottom challenges turning into opportunities? Pag-iisipin mo, no? Ano mo naman gagawing opportunity yung rock bottom challenges? Sige nga, lukmuk na lukmuk ka na, tapos magiging opportunity. Opportunity pa yun? Di ba pag iniisip mo, parang, how? Paano? Gusto kong malaman. I-share ko sa inyo ngayon kung ano yung mga na-experience kong rock bottom challenges and kung paano ako nakasurvive at nag-thrive. Ano-ano ba yung mga rock bottom challenges? Ito yung feeling na ang problema mo ay it could not get any worse at talagang nasa ilalim ka na at ang only solution na lang is to go up, as in yun na talaga yung pupuntahan mo na kasi sobrang lugmok na lugmok ka na. Ang share kong problems sa inyo ay mga personal experience ko. Please no shame, pwedeng mas mabigat yung pinagdadaanan ko or pwede naman mas mabigat pa yung pinagdadaanan nyo or mas magaan. Any problems, we will convert it to opportunities. It's okay. I-share ko sa inyo. Una ko naging rock bottom challenges is yung naghahanap ako ng work sa Singapore. I'm a Filipina. I'm trying to get a work sa Singapore. At ang tagal ko nakahanap ng work, then nakapasok ako after 1 year of working in Singapore, na-fired ako sa work. Dahil sa sobrang simpleng tanong ng may-ari, as in may-ari na kasi talaga yun. So, hindi ako nakasagot sa kanya. Tapos nagalit na siya sa akin. And sinabi niya sa akin, you're fired. So dahil doon, nawalan ako ng work pass at kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Pagkabalik ko ng Pilipinas, meron ako ditong boyfriend for 6 years. Pagdating ko, problemado na nga ako. At ang madadatang ko pa ay isa na namang problema. Dahil ano na siya, parang hindi na working yung relationship, naging toxic na, at naging abusive na din. So, I have to end the relationship na. After nun, naghanap ako ng work. So, luckily, nagka-work ako dito sa Pilipinas. Pinagsabay ko ang business at ang work. Ang business ko is a franchise. Tapos, after 1 year, hindi na rin siya kumikita. So, I have to close down the business kesa naman maubos yung pera ko dun sa tinayo kong franchise. After nun, in a few weeks, my mom passed away. It was very painful for our family to think na nangyari pa siya ng December. Parang dapat it is a season of love and giving, pero naging season of mourning siya. Tapos, ang last but not the least na na-experience kong problem is nagkaroon ako ng boss na very toxic. Kahit anong gawin ko, ayaw niya sa akin. Ayaw niya akong pakinggan. Pero pagdating sa ibang tao, parang ang ganda ng treatment na pinapakita niya sa akin. Pero pag kami nilang dalawa, as in, sobra siya kung magsalita, manlait, at lahat ng ibigay ko sa kanya, ayaw niya. Ayaw niyang tanggapin. Then, ayun. So, ang dami kong pinagdaanan. Yun yung mga rock bottom challenges ko. And then, ngayon, i-share ko naman ano yung mga tatlong steps na ginawa ko para ma-convert siya into opportunities. Step 1 is feel the pain and do not deny or minimize the effect it had on you. In Tagalog, ramdamin nyo ang sakit at huwag nyong i-deny na nangyari sa inyo yung mga rock bottom challenges. Ayan. At bakit? Kasi our feelings is valid. Lagi nyo tatandaan yun. Kung nasasaktan kayo,
it is because yung pakiramdam nyo, valid yan, huwag nyong ipagsantabi na para bang hindi siya nangyari. Do not always think na, ay, nagkataon lang yan, huwag na nating isipin. Huwag ganun, huwag lagi natin ipagsasantabi yung mga feelings natin, okay? Pero kung ikaw ay sensitive na, please do not make it overly sensitive. Ito kasi para sa mga taong may pagka, alam mo yun, dinedeny yung feelings, okay? Kaya natin kailangan na hindi i-deny yung nararamdaman nating pain is para mapunta tayo sa step 2, which is to analyze and reflect kung ano yung dapat natin matutunan sa experience na to. Dito sa second step na to, hindi ko iniisip na sila ang may problema. Hindi ko iniisip na yung boss ko sa Singapore ang nag-fire sa akin, siya ang may problema. Hindi ganun ang iniisip ko. Yung ex ko for 6 years, hindi ko iniisip na, ah, siya may problema, siya may kasalanan, kasi ganito siya. Hindi ganun. Yung nag-close kong business, hindi ko iniisip na, ah, yung tao may problema. Kasi hindi siya siguro ganito, hindi siya, ano ko lang siya sa customer service. Hindi ko iniisip yung mga ganun. At kung ang boss kong toxic sa work ko na hindi ako gusto, hindi ko iniisip na, ah, siya kasi ganito siya. Hindi ganun yung iniisip ko. Lagi kong tinitingnan ano yung mga ugali ko na pwede kong baguhin, i-improve para sa susunod na mangyari to is magawa ko na siya ng tama. Paano mag-analyze at mag-reflect ng mga problems? Ako, personally, mahilig akong magsulat sa notebook. So, susulat ko dito ano yung mga naging problems ko. Tapos, tatanungin ko, why, hanggat makuha ko yung root cause. Kung ano yung tingin ko na dapat na baguhin ko sa sarili ko. So, from previous na examples ng rock bottom challenges na sinabi ko sa inyo, ang nakita ko doon is kulang ako sa assertiveness or hindi ako nag-speak up for myself. So, nilagay ko doon, I don't speak up for myself. Tinanong ko, bakit? Because I want to please others, I don't want to get into conflict. Bakit? Kasi gusto ko maging part ng group. Bakit? Kasi gusto ko yung ibang tao ma-validate yung ako, yung pagkatao ko. Kasi di ba pag nasa group ka, basta kasama ka doon, okay ka na. Parang ganun. Kung ano yung puntahan nila, okay na din yun. Ganun. At bakit ako pumapayag sa ganun? Because I don't believe in myself. I don't believe on my capabilities. So yun yung nakita ko na pinaka-root cause ko kung bakit hindi ako assertive. Kasi I don't believe on myself and my capabilities. So yun na yung root cause ko pag wala ka nang maisagot pa doon. So yun na yung tin ko na dapat baguhin. At pupunta tayo sa number 3 steps, which is yung create affirmation. So sa affirmation, kung familiar ka doon, kasi minsan nababanggit ko na siya sa iba kong mga videos. So ito yung mga paulit-ulit na sinasabi natin sa sarili natin. Hindi ito yung parang sabihin mo na lang isang araw, okay na. Ito continuous to hanggat makita nyo na nagre-reflect na siya sa buhay nyo, sa mga ginagawa nyo. So, dun sa example na binigay ko kanina, diba, sa pag-analyze ko, ang sinabi ko dun sa aking affirmation is, I trust myself and my capabilities. So, paulit-ulit ko yun. I trust myself and my capabilities. I trust myself and my capabilities. Mahirap siya minsan sa umpisa, lalo na hindi ka naman talaga naniniwala. Pero hindi naman yun eh. Doon tayo sa pinaka end result. Doon sa hanggang sa mapaniwala mo na at yung actions mo is kusa na yung actions mo na sumusunod na sa kung ano yung inuulit mo sa utak mo. I trust myself and my capabilities. Ganun. So, minsan, every morning, sinasabi ko siya. Then, kapag naalala ko siya ulit in the afternoon or any time of the day, so yun, sinasabi ko siya ulit ng paulit-ulit. Tapos na tayo sa 3 steps on how to convert problems into opportunities. This is my take-home message to all of you. Rock bottom challenges is very scary.
no doubt on it. Pag iniisip ko siya ngayon, ayaw pa rin siyang balikan. Sa totoo lang, kasi mahirap siya. Pero it's an opportunity to look inside ourselves and check kung ano yung dapat natin i-improve, ano ba yung root cause, kung ano, bakit nangyayari yung mga problems na to. And doon sa pag-check natin, sa sarili natin, sa pag-analyze natin, doon natin malalaman ano yung dapat natin baguhin. At kapag nalaman natin kung ano yung dapat baguhin, binibigyan na tayo ngayon ng choice to stay kung ano tayo ngayon or choose na i-improve kung ano yung nakita natin na problem sa atin. And I hope na sana piliin natin is yung to improve ourselves para maging better version tayo ng sarili natin. At sa lahat ng taong dumating sa problems, ang masasabi ko ngayon is always stay humble. Yung mga problems to binigay sa atin para may improve tayo. So, tinan lang natin yung mga sarili natin lagi. Kung ano dapat baguhin, ano dapat ayusin sa sarili natin. Kasi hindi ang mundo mag-a-adjust kung hindi tayo. So, ayun lang. So, let us always stay humble. Kaya nyo yan. Dumating din ako sa point ng buhay ko na share ko lang. No, minsan sabi nila, di ba, na parang hindi ka bibigyan ni Lord ng problema na hindi mo kaya. Ako, sa na-realize ko ngayon sa buhay ko, kasi tinatanong ko eh, hindi ko kinaya talaga yung binigay niya sa akin. Nahirapan talaga ako. O nga pala, hindi ko na-mention, dumaan ako sa depression and anxiety. Nagkaroon ako ng panic attacks ng time na yan. Pero ngayon okay na ako. Nagkaroon ako ng doctor na tumulong sa akin. So minsan iniisip ko, parang hindi ko naman na talaga kaya eh, ng mga time na yon. Pero ngayon, looking back, ang nasa isip ko is, oo nga, hindi ko siya kaya. Pero nandyan si Lord all throughout. Finifeed niya yung utak ko ng mga positive feedbacks na kaya mo yan. At kung hindi man, at hinang-hina na ako na sa mga positive thoughts, may mga taong dumarating sa buhay ko na, alam mo yun, simple things magpapakita ng care sa'yo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, kaya nyo yan. At mag-subscribe kayo sa channel ko para mas ma-inspire ko pa kayo. At sa mga taong na-inspire ko ngayon, please comment down below para naman maramdaman ko yung presence ng mga taong nanood ng videos ko. So, hanggang dito na lang. Thank you so much from the bottom of my heart. I really enjoyed this video. Hope you enjoyed this watching too. Kaya niya yan.